Hello mga pasanditan lang tayo ngayon. Sa araw na ito, tayo'y gagawa ng fermented fruit juice. Ito po ang ating mga kailangan. Kuchilyo, tantaran, takalan, baso, sandok, at ating paghaluan. Papaya, saging, at asukal na brown. Yan po ay ating paghahaluin. Ngayon po ay maghiwa na po tayo ng papaya. Ito ganito po. Sunod po nating hiwain ay ang saging. Ito po. Kahit ano pong prutas po, pwede rin po yung mangga, hinog, pwede rin po yung grapes. Yun, basta matatamis po na prutas. Yun po ang ating gagawin. Yan po, ihalo po natin dito sila. Paghaluin lang po natin yan. Kahit po anong matatamis po na prutas, pwede nyo po gagawin. Yan po. Ito po ay pangparami po ng bulaklak ng ating halaman. At pangparami ng bulaklak at pangpataba po. Yan po. Pangparami po ng bulaklak at pangparami po ng bunga. Ito po ay tinatawag na fermented fruit juice. Yan po, haluin nyo po. Tapos po, kaya po tayo gumamit po ng brown sugar. Kasi po, kung mayroon po tayong molasses, mas maganda po sana yun. Yan po, atin na po. Tatakalin po itong nahiwa po natin ng mga prutas. Ang ratio po nito ng sukat ng asukal at ng prutas po ay 1:1. Yan po. Kung gaano po karami po nito, yun din po ang asukal. Yan po. 1. Iubos na po natin ito. Yan, apat po na takal. Yan po, apat po na baso. Yan, pang-apat po. Yan. Ngayon po, kukuha po tayo ng asukal. Ito po ang asukal natin. Tatakalin na po natin. Apat po yun. Apat, kailangan po apat din po na baso. Yan po. 1 2
Laundry. Ayan po. Apat na asukal. Ayan na po. Ngayon po, haluin na po natin ito hanggang sa tumatas po siya. Ayan po, kumakatas na po ang ating mga prutas po na pinaghalo at ilagyan natin ng asukal. Ayan po, makapis na siya. Ang bango po. Para pwede na po natin ito kainin. Kaso pang halaman po ito eh. Sarap po ito ilalagay sa freezer. No. Tsaka lagyan ng yelo. Sarap. Yan, nakatas na po siya, oh. Naghalo na po lahat yan. Andiyan na po yung vitamins yan para sa papabulaklak at paparami ng bunga ng ating halaman. Yan, oh, sarap. Ay, ito po pala, kailangan po pala natin ng isang lalagyan para dito po natin i-ferment ang nagawa po natin. Dito po, i-ferment po natin ng 3 weeks to 1 month. Mas maganda po isang buwan para marami po tayo makukuha ang katas niya. Okay po. Ngayon po, ililipat na po natin dito. Ayan po, nililipat na po natin. Ayan po, yan. Tama po. Sandara po. Ayan po. Ayan na po. Ngayon po, pupunasan po natin yan. Tsaka, kukuha po tayo ng plastic. Ito po, may plastic po tayo. Ilalagyan po natin ng plastic. Tsaka guma po. Para hindi po siya pasukin ng insekto. Tulad po ng langgam. Ganyan po. Pero mas maganda po talaga kung mayroon po tayong garapon na may guma po yung ano niya tawag doon, takip. Ayan, para safe na safety po talaga. Ayan po, lalagyan po natin dito ng takip niya. Ayan po, ipiperment na po natin siya ng 1 month ay 2 weeks ay 3 weeks to 1 month. Ito na po ang natapos po natin na kaninang hiniwaywa po natin na fermented fruit juice. Ito na po siya ang ating finished product, yung fermented fruit juice natin. Ayan po. Ayan, nakikita niyo na po. Ayan po. Is 1 month na po ito na nag-spray na po ako nito. Mayroon na po ako na gamit na spray. Marami po itong nakuha ko doon sa ginawa natin. Yan po. Yan na po siya. Ngayon, mag-spray po tayo sa actual paggamit po nito. Ngayon po, kailangan po natin ng kutsara at isang litrong tubig. Yan, ito po. Isang litrong tubig. Yan. Pero ito po, mas maganda po ang tubig na gagamitin nyo ay tubig ulan. Yun, mabisa po yun. Pero ito po, dito, wala pong ulan. Sa lawasa po ito. Pero kailangan po ipa-ano nyo po muna ng 24 hours pasingawin po bago nyo po ipang-spray sa ating halaman. Kasi po, may chlorine po yun. Bawal po yun sa halaman ng chlorine.
Ito na po, lalagyan na po natin ang tatlong takal, ay dalawang takal na ano, fermented fruit juice ang ating isang litrong tubig. Ayan na po. Dalawa. Ngayon po, atin po siya isi-shake para mahalo po mabuti ang pinipot natin. Ayan na po. Isasalin na po natin siya sa sprayer. Ito po ang sprayer po natin. Ayan po, isasalin na po natin ang ating tinimpla. Ayan po, salin na po natin. Ayan. Mag-actual spray na po tayo sa ating mga halaman. Ayan po. Ito po ay pang pa, rami po ng bulaklak at bunga. Ayan po, tapos na po tayo mag-actual apply po sa ating mga halaman. Yan po ang parang po ng paggamit po ng fermented fruit juice. Yun po ay pang pa bulaklak at pang pa bunga po sa ating mga halaman. Ayan po, tapos na po tayo na mag-apply ng ating fermented fruit juice. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag kalimutan i-click ang like button. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag po kalimutan mag-comment sa comment section. Kung nyo pong aking video, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking susunod na mga video. Sige po, hanggang doon na lang tayo mga paps, titos at paptitas. See you soon sa susunod na mga video. Bye-bye!